award-winning and versatile actor Mr. Paolo Contis. Nakakatoy may intro. Hi guys. Kumusta kayo? Wow. Wait lang ha, inaayos ko lang yung itsura ko. Ayan. Ayun. Hello. Magandang hapon. Hi everyone. Thank you at sinamahan niyo ako dito sa vlog ko, no? Thank you. Thank you nandito kayong lahat. Happy naman ako na may oras kayo. Kahit alauna. Sana nag-lunch na kayo. Nag-lunch na ba kayo? Buti pa kayo. Nag-ayos kami ng bahay eh. Kaya ako hindi pa kumakain. Pero okay lang. Ayan, bagong gupit ako. Game. Yes. Thank you, Paolo. Gusto ko lang ding i-acknowledge ang presence ni Tito Lars Sansago. At syempre, oh, Tito Lars, kumakanta eh. Kanina ko ba pinapakita yung kanta ni Tito Lars eh? Hindi ako yun. Ano ko? Observer lang ako, mamaya tayo merong ano. Okay, sige, sige. At syempre, bago tayo dumako sa Q&A portion natin with vloggers, gusto ko lang munang ipakilala yung vlogger friends na kasama natin ngayong hapon. Yay. Unang-una dyan kasama natin si Mr. Albert Abelido ng Chicanes. Kaway po tayo para makita natin. Para madali ma-recognize. Hello. Kasama rin natin si Mr. Alan Sancon ng Star Photog. Don't. Andito rin po si Miss Angeline Demo ng Mommy's Mag Life. Kasama rin po natin si Miss Bedeline Aguas ng bbaguas.blogspot. Hello. Andito rin po si Mr. Chad Solis ng The Manila Feed. Yeah. Kasama rin po natin si Mr. James Miguel ng Showbiz Ganap. Yeah. Andito rin po si Mr. John Bueno ng Kumagkaw. Kumag? Kasama rin natin siyempre si Miss Kate Adahar ng Random Republica. Hi, Miss Kate. Andito rin po si Mr. Rocky Batara ng TV series Grace at Runner Rocky. Hello, Paolo. Hello. Kumusta? Oh. At si Miss Jean Javier ng Amazing Jean. Hello. Yan po, dahil kilala natin ang bawat isa, dumako naman tayo sa Q&A portion natin and I believe the first question will be coming from Mr. Alan Sancon of Star Photog. Hi, Paolo. Hi, Alan. Congratulations, ha? Ano yung first reaction mo nung nalaman mong pasok yung dalawang pelikula mo sa Netflix, di ba? At talagang pinag-uusapan ngayon, especially that yung Two Night and Day. Yung mga pamangkin ko, nagkikwentuhan habang kumakain sila dun sa nangyari, parang ganun. Parang hindi lang napanood ng mga Pilipino, napanood ng buong mundo yung pelikula ninyo ni Alex. Ano yung reaction yung dalawa dun sa good comments at positive ano feedback ng mga nanood ng True Night and Day? Actually, yung pagpasok namin sa Netflix, somehow aware ako sa kanya, I think about 2 months ago, nakwento na sa akin ng kaibigan ko na producer namin, si Lucky, nakwento na niya na in-inform niya kami na nabili yung movie nga ng Netflix, no? So we were expecting it to come out talaga ng July. Actually, nung June, nangungulit na nga ako sa kanya. Sabi ko, sabihin mo, sa Netflix, ilabas na ng June. Kasi malapit nang matapos yung quarantine period. Siyempre, di ba? Siyempre, gusto natin, somehow, habang nasa bahay yung mga tao, mas may time. Gusto sinabi nga niya na July, sabi ko, okay na rin. Pwede na rin. So, the reaction was, well, the reaction was expected. Kasi, sa totoo lang, kahit pa paano, confident naman kaming gumawa, kami lahat na gumawa ng pelikula. Confident naman kami na maganda yung ginawa natin. Diba? 2018 pinalabas siya. Hindi nga lang kami pinalabas sa box office, pero somehow may mga nakapanood naman at naging maganda yung feedback. So somehow, alam namin na magiging maganda yung feedback. Yung lakas ng feedback yung hindi namin expect. It really showed na halos walang nakaalam ng pelikula noong 2018. kasi yung mga tao nagulat doon sa pelikula eh. As in, kailan to? Kailan nangyari? Kailan pinalabas?
So, syempre, happy. Happy ako kasi, you know, if you make a movie, the only goal is for people to see it, diba? Somehow, malungkot yan kasi syempre, nangyari 2 years ago na hindi siya masyadong natangkilik, hindi siya masyadong napansin kasi marami rin talagang pelikulang kasabay. If I'm not mistaken, Spider-Man yung a week before or a week after namin. So, sabi ko nga, yung mga estudyante, kung may pera ka, iipunin mo yun para sa Spider-Man, hindi para sa pangarap kong hold up. Definitely, diba? So, nagulat kami sa pangarap ng hold up na nauna yung hold up. Nag number one yung hold up. Tapos feeling ko yung mga hindi nakakaalam ng True Night and Day, pala siguro nila comedy. Kasi ako uli, 'di ba? Tapos may Alex ka, 'di ba? Tapos siguro nagulat sila. Feeling ko kaya mas tumagal na number one yung True Night and Day because of that, yung gulat factor na nagda-drama pala ako more than sa hold up. Very happy. Gulat. Medyo nagulat ako kasi hindi ko siya in-expect na maging ganun. Kita mo, nag-vlog ko na ako. Max! Follow up lang, Paolo. Balik, yung meron sa palabas na yon kung bakit ang tagal ng number one sa Netflix? Sa palagay mo, ano yung meron dun sa pelikula ninyo ni Alex? At tinangkilik, yung number one, pinag-uusapan. Sa palagay mo, bilang part of the movie. Feeling ko sobrang ano niya, feeling ko sobrang relatable niya in terms of lines. Wala kang third party. I mean, meron pero kumbaga it was a very small part of the film. We made sure kasi alam naman ng lahat na hindi ako nagla-love team. Hindi ko ka-love team si Alex. So, ano yung magiging magic nung sa amin? Especially how to show a 13-year relationship. So, actually, may mga very few negative comments of how I talked to her, kay Jen. May mga mangilan-ngilan ako, ngayon, sama naman itong boyfriend. Pero inisip ko kasi, 13 years mong girlfriend, siguro ganyan na kayo mag-usap talaga. Diba? It's more of the friendship. And yun na nga, feeling ko mas marami nakarelate dun sa fact na yun. Mas nakikita ng tao na magkaibigan kaming dalawa ni Jen kesa dun sa romantic side. Even the lines were almost not rehearsed. Sasabihin lang sa amin yan. Binigyan kami ng ano ni Direk ng freedom. Actually, nag-reading nga kami. May mga kung ano-anong kagaguhan akong sinasabi. Sabi ni Direk, talaga ba? Ganyan ka magda-dialogue? Sabi ko, oo. Sabi ko, trust me. Kasi hindi naman ako John Lloyd na nagpapakilig eh. Diba? Alam ng tao yun eh. Napapanood ako ng tao sa bubble. So alam nila na somehow may green side ako always. Pero nagbababoundary na hindi offensive sa girlfriend mo. Diba? So naging ganun. Kumbaga, I talk mean sometimes, pero nakita naman ng lahat how I took care of the character ni Jen. So feeling ko, mas nakarelate yung tao no, kasi mas totoo siya. More than anything, naniniwala naman ako na hindi naman kinilig sa amin yung mga tao. Mas naiyak sila doon sa situation. Sabi nga nila, it's not a love story, di ba? It's a story about love. Thank you, Paolo, and congratulations. Thanks, Alan. More thank power you, to your you. Career. Thank you, Mr. Allenson. Kung bago lang po natin pagpatuloy yung Q&A natin, gusto ko lang i-acknowledge ng presence Ms. Tracy Garcia, Senior Talent Manager ng Zimay Artist Center. Kasama na rin po natin ang ating vlogger friend na si Mr. R.M. Marcelo. Hi, R.M. Next question naman po will be coming from Ms. Kate Adahar of Random Republica. Hi, Paolo. Congratulations. Thank you. Kasi ako, napanood ko siya sa premiere night and nung pinanood ko ulit, naiyak pa rin ako nung sa Netflix na. Ang favorite part ko kasi yung pag-iyak mo na parang iyak na iyak dun sa medyo padulod, di ba? Para huwag naman ma-spoil. Ano yung iniisip mo yung mga panahong yon? Ano yung atake na ginamit mo? Wala. Wala. Maganda yung linya eh. Maganda yung linyahan namin. Ako kasi, it's a feeling ko yung way ko mag-drama. Strength ko siya, pero at the same time, weakness ko rin siya.
Kasi hindi ko kayang umiyak ng peke. Hindi ko talaga kaya. So kapag may mga eksena na, oh, iyak ka dito ah, ha? Patingin ng script, hindi nakakaiyak yung script, hindi nakakaiyak yung eksena. Hindi ko talaga kayang umiyak. Pero pag umiyak ako, promise iiyak ka. Alam mo yung ganun? Yun lang yung ano. So I think with reviewing the script, kasi siyempre simula nung sinulat yung script, part na ako nung team. Pinasok na ako ni Noreen, ni Alex. So, medyo naging, again, tapos yung batuhan mo ng linya was very natural. Again, it was given to us na maging natural. So, mas madali. Wala kang sinabing, wala akong dialogue na makalinghaga na kailangan kong isipin habang iiyak ako, di ba? Mm-hmm. So, it was very free-flowing lang siya. So, yun. Tapos, I think malaking tulong yung medyo chronological namin sa sinut. So, kahit pa paano nung padulo na, nararamdaman mo na yung lungkot ni Ben sa nangyayari. If I'm not mistaken, yung balcony scene, lahat ng mabibigat na eksena, nasa last 2-3 days na yan ng shooting. So, it was very, ano na, kumbaga, kilala ko na si Ben. Kilalang kilala ko na siya. Sorry, yeah? Nakailang take yun, yung eksena mo? Alin to? Yung sa balcony. Yung mabigat. Yung ending? Na, yung ending o yung kita ko kay Alex? Yung mga mabibigat. Yung unang kita mo na. Wala, isa. Isa lang yun. Isa. One take yung full shot, tapos isa pang close-up. Yun lang talaga siya. Yung kanta, medyo mas marami ng konti. Kasi nakakalimutan ko yung lyrics. So, yun yung medyo nakailang take konti. Tapos yung ending kasi, if I'm not mistaken, naisulat ko na yan, na most of our sunset scenes were shot during sunrise. Wow. So, most, kasi mas madali. Kasi mas mahaba yung preparation mo sa kanya. So, ang ginagawa namin, yung kung kita na yung sunrise, pero sunset kunwari, so inuuna namin yung ending lagi ng eksena. Tapos bago namin kino-close up. So, syempre, si Direk, may ganun naman na, o sige, dito, hindi mo kailangan umiyak. Or, relax ka lang. Tapos, ito na. Relax. Ano ka na? Prepare ka na. We were a very small team. So, isang malaking bagay din yun. Nasa set ka na konti lang kayo. Walang pressure. Nasa Baguio kayo. So, alam mo yun. I think, malaking tulong lahat yun para dun sa maging dali ng pag-arte namin dalawa.